Yo, Uncle Mac, here we go again. Nung bata pa ako palaging nag-iisa, kaya umaalis ng bahay kahit saan pumunta, sumasama sa mga hindi ko kilala. Basta pakiramdam ko, magaan ang loob ko, sa kanya ako'y sasama. Gumagawa kami ng kahit ano, kahit saan saan lugar kami tumutungo. Kumukuha ng prutas sa kahit ano puno, kumukuha ng isda sa kanal kahit ito'y mabaho. Iniisip ko na lang pag ito'y natapos, sa gutom kami ay makakarakos. Nagagawa ko ang gusto ko nang walang utos, yung tipong walang nararamdamang sakit kasi walang boss. Kasi sa bahay pag kumpleto kami walang saya, parang merong namatay pre. Tapos pag wala ako sila ay happy. Napansin ko yun nung ako ay umuwi galing gala, palaging naaapi ako sa bahay. Iniisip ko na ba't ako nila binuhay, palaging lumalabas sa aking bibig ng agay. Tinatanong ko sarili ko kung pamilya ba nila ako na tunay. Kaya naisipan ko maglayas, pero pinapauwi pa rin ako ng kuya kong pungas. Pag uwi ng bahay, ilang araw ang lumipas, ganun pa rin ginagawa sa akin. Nakakabanas na isip ko kung bakit nila ako pinapauwi sa aming tahanan, kasi wala silang mapagdaruan at masasaktan. Ako palagi ang kanilang pinatidiskitahan, kasi sobrang bait ko. Kaya sa pangangapiran wala akong karapatan. Tumatagal na tuto akong mangalakal, maghahanap ng plastic bote at bakal para merong pagkaing mabili na gusto ko at pangsugal. At natuto ako mag-ara, masarap kahit bawal. Oo, masama, pero that's my choice, kasi doon ko lang nakukuha ang aking joys para pag-uwi ng bahay. Ready na ako sa palunidad, kasi pag nag-ara ka, kumbaga sa mga manhid, ikaw ang God. Wala kang nakaramdaman na pain, pwede ka nang maging member ng Six Pack of Pain. Hanggang sap na punta ako sa Kitapawan, naging pulot boy ako sa tennis club at vendor ng prutas tulad na pinya at pakwan. Hanggang dito na lang muna, nagmamahal. Macro Lando Cero Espargo, mga pal.